Nagmamadali na noon si Rommel Lopez dahil mahuhuli na siya sa kanyang appointment. Dalawang taxi na ang pinara niya pero ni isa walang nagsakay sa kanya. Hanggang isang taxi ang tumigil mismo sa harapan niya. Pinara ko, ang layo pa lang, sumenya siya kagad, natatabi. So tumabi talaga siya. Yung pagkakatabi niya, talagang gilid na gilid, hindi sa gitna. Sabi ko, ba, okay to ah, hindi gaya ng iba na nandito ako, lumapit ka sa akin, gaya ng taxi. So pagbukas ko ng pinto, yuyuko ako, papasok ko sa loob. Sabi ko sa kanya, Manong, Mother Ignacia. Bigyan niya sinabi kagad. Pwede ko, kaya saan, pwede ho ako eh. Inayos pa nga niyong upuan eh, para makaupo ako maayos. Sa sandaling pagsakay sa taxi, agad na kagaana ng loob ni Rommel ang driver. Nagkakwentuhan na, nasabi niya na yung ano, yung buhay niya. And then, when it came to his youngest son, medyo naluha-luha siya. Sabi ko, uy, may pinaguhugutan si Manong. Sabi ko na, yun ba dahilan, ba't kayo nagda-drive pa? Sabi niya, oo, proud ako dyan sa anak kong yan. Sabi niya, hardworking yan, working student yan. Pinipilit ko pang magtrabaho para sa kanya, para makapagtapos ng pag-aaral, matulungan kami. Pagkatid sa pupuntahan, doon pa siya lalong humanga sa driver. So nakita ko na yung metro, 78. Inabot ko sa kanya, 100, binigay ko 100. Tapos palabas na ako. Sabi ko, sige po, salamat, gumanon sa kanya. Sir, explain nyo. Ay, hindi ho, gumanon ako. Tip ko na sa inyo yan, maliit na tulong lang. Ay, hindi po. Gumagano siya talaga yung grabe yung tanggi niya. Parang suhol yung dating nung binibigay ko. Hindi po. Gumagano siya. Sabi ko, okay lang ho, bigay ko sa inyo. Hindi po, sir, suklihan ko kayo. Bigla siyang umikot at naghahanap ng barya. O, akin na yan. Sabi ko, para wala nang away. Sabi ko, akin na yan. Kinuha ko. Naghanap ako sa wallet ko. O, nakita ko ng isang 50, isang 20. Tapos, o, ayan ha. Binuksan ko yung coin purse ko. Hanap din ako ng barya. Ayan, inabot ko sa kanya. 80 na bigay ko sa kanya. O, ayan. Sabi ko, pag na kayong tatanggi, sabi ko, 150 na lang yung matitira ha. Sabi ko, yan na yung tip ko sa inyo. At thank you po. Dahil sa kabutihan ni Mang Eugene, sa kanaisip ni Rommel na kunan ng litrato ang driver. I had this impulse na kunan ko siya ng picture kasi nag-flash sa akin yung mga nababalitaan ko, mga samurai wielding na taxi driver, mga nananapak, nagbubulyaw, at naalala ko rin yung mga hindi maganda experience ko with the taxi drivers. Kaya sabi, yung parang narinig kong boss na kunan mo, share mo sa Facebook. Ipinost ni Rommel ang litrato sa Facebook. It's my very first public post. Sabi ko, sana nga makatulong. Nang i-check niya ang Facebook account niya, gulat na gulat si Rommel sa nakita niya. After 3 hours, may 5,000 likes na. Tapos ilang thousand shares na rin. Hanggang hindi na mapigilan ang pagkalat ng post niya, umabot na sa halos 400,000 likes. Tinignan ko yung private messages ko, ang dami na. From people I don't know. Chinek ko yung message. Nagpapabook ng trip sa kanya. OFW na uuwi pa this year, mga around July or something, August, na gusto na siya ang kukunin. Sa ibang mga messages naman, sinasabi na papadala rin silang tulong. Hinanap namin si Mang Eugenio para lalo pa siyang makilala. Sumama kami sa kanyang pasada. Alas 4 pa lang, gising na si Mang Eugenio. Agad naghahanda na sa kanyang pagpasok sa trabaho. Agad ininspeksyon ang kanyang sasakyan. Kitang-kita ang pagiging masinop ni Mang Eugenio. Pagkatapos nito, mag-almusal na siya kasama ang kanyang mga katrabaho. Mag-almusal na tayo, Basti. Sobrang laki ng paghanga ng mga katrabaho niya sa kanya. Sabi ko ba, ibang klase ito si Bintora. Sa kabila ng mahirap ang pasada, abay, nagagawa pa niyang magbalik ng sukle. Sa bagay, ginagawa ko naman yon. Pero humahanga ako sa kanya dahil alam niyo naman, talagang ang tao pag hirap sa hanap buhay o hirap sa pagkita, baka hindi mo na maisip na ibalik yung sukle, di po ba? Lalo na kung hindi naman hihingin. Naging huwaran si Mang Eugenio dahil sa isang simpleng kabutihang nagawa niya. Parang siya yung sumagip sa mga driver na hindi maganda ang attitude sa alsada. Parang nang sa ganon, hindi kami katakutan ng pasahero.
ay kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lamang ang button na ito. Para sa isa-isa, mission posible.